Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva poong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva poong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At ang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpaging dapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tungkol naman kay Abraham na ating ninuno, ano ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa mga bagay na ito? Kung siya'y pinawalang sala dahil sa mga gawa, may ipagmamalaki siya. Ngunit wala siyang maipagmamalaki sa paningin ng Diyos, sapagkat sinabi ng kasulatan, nananalig sa Diyos si Abraham, dahil dito siya'y pinawalang sala ng Diyos. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi ibinibilang na kaloob, kundi upa. Datapwat ang hindi gumagawa kundi nananalig sa Diyos na nagpapawalang sala sa makasalanan ay pinawalang sala dahil sa kanyang pananalig. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong pinawalang sala ng di dahil sa mga gawa. Mapalad yaong mga
pagsuway ay ipinatawad na, at ang mga kasalanan ay napawi na. Mapalad ang tao na ang mga kasalanan ay nilimot na ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Mapalad ang tao nang pinatawad na iyong kasalanan at nalimot na rin ang kaniyang nagawang pagsalansang. Mapalad ang taong sa harap ng puon ay di naparatangan. Dahilan sa siya ay di nagkasala at hindi nanlinlang. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Ako ay lumapit sa iyong harapan at sila'y at salay inamin. Ang aking ginawang mga pagsalansang di ko inilihim. Pinagpasyahan kong ang lahat ng ito sa iyo ay daing at aking natamo ang iyong patawad sa sala kong angkin. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Lahat ng matuwid at tapat sa puon, magalak na lubos, dahil sa natamo nilang kabutihang kaloob ng Diyos. Sumigaw sa galak ang lahat ng taong sa kaniya'y sumunod. Sa iyong tulong at pagtubos, ako'y binigyan mong lugod. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Dios na maasahan, kami iyong kaawaan, kalingain at damayan. Alleluia, alleluia, sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang libu-libong tao, anupat nagkakatapakan sila, nagsalita muna si Jesus sa kanyang mga alagad, "Mag-ingat kayo sa lebadura ng mga Pariseo. Ito'y ang pagpapaimbabaw. Walang natatago na di malalantad at walang nalilihim na di mabubunyag. Anumang sabihin ninyo sa dilim ay maririnig sa liwanag at anumang ibulong ninyo sa mga silid ay ipagsisikawan. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan, huwag ninyong katakutan ang mga pumapatay ng katawan at pagkatapos ay wala namang magagawa pa. Sasabihin ko sa inyo kung sino ang dapat ninyong katakutan. Katakutan ninyo yaong pagkatapos na pumatay ay may kapangyarihan pang magbulid sa impyerno. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ang dapat ninyong katakutan. Hindi ba ipinagbibili sa halagang 2 pera lamang ang 5 maya? Gayunman, kahit isa sa kanila'y hindi pinababayaan ng Diyos,
maging ang buhok ninyo'y bilang na lahat. Kaya, huwag kayong matakot. Higit kayong mahalaga kaysa mga maya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo po ang lahat. Good morning po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good morning. Mga kapatid, araw ngayon ng Biyernes, araw muli ng ating debosyon sa Poong Jesus Nazareno, isang malakas na palakpak ng papuri at pasasalamat para sa ating mahal na Poong Jesus Nazareno. Na? Biyernes na naman, mga kapatid. Sa araw na ito, muli nating ipinapahayag, muli nating ipinapakita ang pananalig natin na may tunay, may mas mabuting araw, paraan ang Diyos para ibigay, para gawin niya ang ipinapakiusap natin sa Kanya. Sa araw na ito, mga kapatid, bilang mga tunay na deboto ng Poong Jesus Nazareno, muli tayong nananalig na may mas mabuting araw at paraan ng Diyos para ibigay ang matagal mo nang ipinapakiusap. Amen! Paggaling sa sakit, pagpasa sa exam, alam ko may mga mag-e-exam simula sa araw na ito. Ano pang matagal mo nang pinapakiusap sa Kanya? Pagkakaroon ng trabaho? Pagbabago ng isang kasama? Kaayusan ng pamilya? Kanina, kausap ko si Ate Mary, yung ating lady security officer. Sabi niya, alam mo, Father, yung ipinagdasal mo dati na sabi ko, ipagdasal mo yung kapatid ko, natatakan na ang kanyang passport First Friday, araw ng Poong Nazareno. Lahat ng pinapakiusap natin sa Kanya, lahat ng matagal mo nang hinihingi sa Kanya, may araw yan. Sabihin nyo nga po sa katabi ninyo, may araw ka rin. Parang pinagbabantaan mo yung katabi mo, ano? Father, parang hindi naman magandang pakinggan. Ulitin nga natin, sabihin sa katabi, may araw ka rin. Ibig sabihin, huwag kang mainip, huwag kang magalit, pinakamahalaga, huwag kang mainggit. Isang araw, ikaw naman. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Alam niyo mga kapatid, ito ang bigay na halimbawa sa atin ni Abraham. Si Abraham ay tinatawag nating Father of Faith, Ama ng Pananampalataya. Simula nang makilala ni Abraham ang Diyos, simula nang sundin ni Abraham ang Diyos, wala na siyang ginawa ng walang pananalig sa Diyos. Buong buhay, buong pamilya, buong kinabukasan ni Abraham ang ipinagkatiwala na niya sa Diyos. Ganon din tayo sana. Ganon siguro tayo dapat. Sa hirap at ginhawa, meron o wala, sobra-sobra man o kulang na kulang, sana, mga kapatid, hindi natin makalimutan na laging may Diyos na tunay, nabubuo at kukumpleto ng kaligayahan at kapayapaan natin sa buhay. Biyernes man o ibang araw, dapat buo pa rin ang pananalig mo sa Poong Nazareno.
Kahapon, Webes, yung ating feeding program ay Thursday. Kahapon, naitala namin ang pinakamaraming napakain natin sa tulong ng inyong binibigay. 431. Alam niyo, pagkatapos namin silang pakainin, lumapit si Sister Mary Rose, yung akin pong boss sa social service. Sabi niya, Father, wala nang tubig ha. Sabi niya, wala nang tubig. Manghingi ka na. Sabi ko, di ba mamaya magmimisa ko ng alas 12? Alam niyo, wala pang alas 12, wala pang alas 11, wala pang alas 10. May dumating na, sabi ng gwardiya, Father, may magdo-donate daw ng tubig. Manalig ka. Kumalma ka. Huwag mo lang pangungunahan. Huwag mo lang pagdududahan ng Diyos. Patutunayan niya sa iyo na pwedeng hindi sa ibang araw, kundi ngayong araw din, bibiyayaan ka niya. Ibibigay na niya. Gagawin na niya. Pero sana, habang nananalig tayo, sana huwag tayong umabot sa ginawa sa unang pagbasa ng mga taong nag-uunahan na makalapit sa Panginoon, na mabasbasan ng Panginoon. Anong ginawa nila sa Ebanghelyo? Makalapit lang kay Kristo, mauna lang na mabasbasan. Anong ginawa? Nag-aapakan sila. Nagsasakitan sila. Anong klaseng pananampalatayang meron ang isang taong napagsasabay niya ang pagdarasal at paninira? Ang halos araw-araw na pagrorosaryo at panloloko. Saang banda makikita ang pananampalataya ng isang taong natutuwa kapag napapahiya, kapag naghihirap ang kanyang kapwa? Ang tawag ni Kristo dyan, simple lang, huwad, mapagpaimbabaw, kaplastik ang pananampalataya. Kaya ang babala niya, kahit anong gawin mong pagpapanggap, kahit anong gawin mong pagtatago sa likod ng iyong katalinuhan, kapangyarihan, kayamanan, itsura, makinig tayo. Isang araw, lalabas din ng totoo sa iyo. Isang araw, hahatulan ka ng katotohanan ni Kristo. Pero mga kapatid, paalala, ang imbitasyon, ang hamon sa atin ng Panginoon, ikaw na kayang-kaya, ikaw na marunong maglagay ng mabuti at tamang gawa sa iyong pananampalataya, huwag na huwag kang mahihiya. At huwag na huwag kang magpapasira. Maging propeta ka kagaya ni Kristo. Hindi lang marunong magsalita, kundi maging misyonerong kagaya ni Kristo, naglilingkod ng may mabuting ginagawa. Hindi man laging magustuhan, hindi man laging paniwalaan ang binibigay, ang ginagawa mong kabutihan, makinig ka. Isang araw din, kabutihan ng Diyos ang maggagantimpala, ang magpapakilala kung sino ang tunay na ikaw. Sa pagkapatuloy ng misa natin, mga kapatid, hindi lang tayo nagpapakilala bilang mga deboto
sa araw ng Biyernes o Anuwebe ng Enero. Kundi araw-araw, dapat maging araw ng isang tunay at buhay na deboto ng Poong Jesus Nazareno. Araw-araw, sa totoo at mabuting pananalita, sa tama at magandang ginagawa, maging deboto tayong may pananampalataya na bawat araw ay araw ng biyaya at himala ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Sa Poong Nazareno, maniwala ka, may araw ka rin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga minamahal kong mga kapatid, idulog natin sa mahal na Poong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglay ang matibay na pananampalataya sa Kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa Kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa Kanyang puso. Ang ating pong itutugon, Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eucharistia na ating tinatanggap sa komunyon at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Jesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ang pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tinig, damit na purpura at krus ay magpaalala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang sa bisa ng kanyang pagpapasan ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at diisi ng kapwa, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Jesus Nazareno, manalangin tayo. Mahal na Poong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan at pangangailangan, gayon din ng mga taong ipinangako nating ipagdarasal natin. Sama-sama nating ipagdasal ang agarang pagwawakas ng kaguluhan ng digmaan sa gitnang silangan. Ipagdasal natin ang mga inosenteng biktima, lalo na ang mga bata, ang mga kababaihan at ang matatanda. Naway manumbalik kaagad ang kapayapaan ng Diyos sa kanilang bayan. Habang ipinagdarasal din natin ang mga bilanggo, ang mga walang maayos na makain at tirahan araw-araw, ang mga may sakit at nag-aalaga sa may sakit, at ang mga kababayan nating nagtatrabaho sa malalayong lugar sa ibang bansa para sa kanilang pamilya. Ama naming maawain, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig. Maipahayag din nawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Jesus Nazareno, Panginoon namin,
magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Oong Jesus Nazareno, naririto kami sa harap mo. Alakatinapay, alay namin sa'yo mula sa tangkay ng ubas at putil ng trigo upang maging dugo't katawan mo. Jesus Nazareno, alakatinapay sa tanan ay nagbibigay buhay. Biyayang kaloob mo ay aming inaalay, aming hiling pagpapalat, buhay na dalisay. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambana ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy, nanaig ang sumuway sa iyo. Sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatang kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Tahimik nating ipagdasal ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay at ang mga inosenteng namatay dahil sa mga digmaan. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. 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 Bilang mga anak ng ating mapagbigay na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo,
sa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag po kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Araw-araw, maniwala at magtiwala na may darating ng biyaya at mangyayaring himala. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Siya ang tunay na magpapagaling sa iyo, ang tunay na magliligtas sa iyo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po.
Jesus Nazareno, salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inialay, ang krus ay namatay upang kami ay mabuhay. Poong Jesus Nazareno, patawad po sa mga kasalanan ko. Ang buhay ko'y iaalay, ang lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ikay kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawid na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Poong Jesus Nazareno, kalugdan po ninyo itong kahilingan ko. Mabuhay ng mapayapa, ilalayo sa lahat ng masama. Kaawaan niyo po kaming umaasa. Poong Jesus Nazareno, patumpayan niyo po nawa't gabayan ako. Iligtas sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kaming pababayaan. Poong Jesus Nazareno, kay buti mo sa hirap at dusa ika'y kasama ko. Ang samo ko at dasal sana'y pakinggan mo nang mapawid na mga paghihirap ko. Poong Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadarama ko ngayon at magpakailanman, ika'y pupurin ko. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Mahal na Poong Jesus Nazareno. Announcement. Available na po ang mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre,
Ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasa gip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Mga kapatid, ang simbahan po ng Quiapo ay patuloy na nagpapasalamat pa rin sa inyong walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon para sa mga gawain at programa ng ating simbahan. Ang inyo pong mga pinansyal na tulong sa ating parish finance office lamang, yung pong mga in-kind donations doon po sa Benedict Building, nandun po ang ating social service at relief offices. Ito pong mga bigas, dilata, noodles, kape, sabon at kailangan na po ulit ng malilinis na bottled water para po sa ating feeding program at sa mga institusyon na pinagdadalhan din natin ng tulong. Kahit wala pong kalamidad, salamat po sa inyong patuloy na pagbibigay. Walang malaki, maliit, marami o kaunti, kahit hindi kayo nakakasama, bahagi kayo ng gawaing pagtulong na ito ng simbahan. Alam ng Diyos ang inyong sariling pangangailangan, pero mas nalalaman ng Diyos ang kakayahang kabutihan ninyong gawin. Ang Diyos na ang magbigay ng sapat at dapat na gantimpala sa inyong kabutihan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtam nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagbigay na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-asa ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan.